So today, February 10, umiyahay ako mula Lipa, Batangas, papunta sa Cavite. Bali, nag-register ako sa gaganaping Dreadman Festival. 3-day event siya. Tulad nga na sinabi ko sa last video ko, doon ko ipaparefer yung full head self-made dreadlocks ko. So mga ganito klaseng event mo lang na mamakita, magsasama-sama mga batikan dreadlock artist ng Pinas eh. Bali dito, dumating na yung kasama natin from Subasario, Batangas, Jodel Barra. Dito narating na natin yung location ni George Paul o JP Dreadworks. Bulihan sila Cavite yan. Bali dito kami pipick upin ng service na van papunta sa pinaka-location ng event. So dito, first day ng event, kakaunti pa yung mga nakalatag. Dito pala nag-uumpisan dumating yung mga attend. Bali dito yung spot namin, sa baba kami. Ayan, malapit kami doon sa ilog. Okay din yung naging spot namin dito kasi tanaw namin yung ilog. Tanaw din namin yung mga tao sa taas. So dito, medyo dumami na yung nakapaglatag. May yung mga ilan na rin dumating, tapos yung iba nakapag-set up na rin ng mga tarp nila. Ayan, mga dreadlock artist tsaka mga invite dito, mga nag-aayos na agad sila ng almusal o lunch yata to. Budel fight yan. So sa part na to, dito nakalatag yung Rabas Outdoor and Footwear, Dreadman's Playground tsaka iba't ibang merch. So dito, naglatag na nga sila ng pagkakainan ng budel fight. Medyo maikli lang yung table na yan para sa mga umaten. Kaya nagdalawang batch yata sila dyan. Champion ng dreadlocks extension making. Syempre dito si Dread Manila ang gumagawa ng quality. Humawak siya ng buhok ko kaya sinamantala ko na, video ko na agad. Isa pa nga idol to, Styler Mcdread o Jeff. Competition na to kasi nga na-pressure ako. Pinili ko magtatlong extension kahit hindi na ako nakapag-focus sa quality ng gawa ko, na yun naman talaga dapat titingnan. Pero okay lang, first time ko lang din naman eh. Tsaka actually hindi naman talaga ako dapat sasali dito kasi ang tagal ko nang walang practice. Tsaka yung mga kaharap ko na yung mga batikang artist na rin yan sa kanilang lugar. Bali, maganda experience na rin para sa akin to kasi narinig ko yung comment nila. Natutunan
Pero dito talaga, naikumpara ko yung gawa ko sa gawa ng iba dito. Grabe, ang uhusay. Sobra. Usually kasi nakakagawa ko ng isa o dalawa lang sa isang upuan. Samantalang dito, pinili ko makatatlo sa 1.5 hours. Yan yung gawa ko. Medyo kulang siya sa binding. Dito sa part na to, sobrang daming raffle. Every set yata ng banda may raffle. Kaya kung mabubunot ka, sobrang worth it ng entrance mo na 1K. Dreadlocks ng Pinas, Certificate of Acknowledgement is presented to Jan Caribbean de Busta, second place. Sama ng ganito, simpleng remembrance lang. Bali, ito yung huling kain namin dito sa event. Grabe, sobrang sarap ng niluto ni Tito Phage. Gusto ko lang palang magpasalamat kay Tito Phage. 3 days siya yung nagluto. Sobrang solid. Dito, nagandahan ako sa latag nila. Tsaka gusto ko rin yung magbaon ng remembrance yung para sa akin. Eto, bumili ako. Worth 100 lang yan. Pero kung sa labas mo bibili niyan, o mall siguro, nasa around 250 yan, 200. Ganda eh, nagandahan ako. Solid. Bali dito sa taas, may nagaganap palang bridge session. Yan si Bridge Sila. Isa sa pinakamagaling at quality gumawa dito sa Pilipinas magdating sa bridge. Search nyo na lang. Bali dito, ginamit ni Figgy and Aloe ang mga Dreadman para sa music video ng ginagawa nilang kanta. Actually, kanta siya ni Top Doobeads para sa Dreadlocks shop niya. Bali sa part na to, nag-uumpisa na magpa-cup yung ibang attendees.
kami, nag-umpisa na lang kami mag-pack up. Si Jodel Barra, siya tumulong sa akin mag-set up tsaka mag-ligpit nung tent. Tapos si Rasta Abs, nagliligpit na rin ng tarp at tsaka hammock niya. Kasabay namin siyang umuwi. Tsaka yun, si Jim Lloyd, marami sila dyan sa taas. Nagliligpitan na rin sila kasi sabay-sabay kaming aalis din ngayon eh, ngayong last day. So dito, biyahe na kami palabas. Sobrang layo ng location, ang bayad namin sa tricycle 200. Ganun siya kalayo sa bayan, sa Sakayan. Bali dito na kami sa SM Terminal nila JP, Rasta Abs, Tito Phage. Bali dito na kami nagkahiwa-hiwalay. Kung i-rate ko itong nangyaring event, 10 out of 10. Unang-una, mura lang yung entrance fee niya. Kasama na yung pagkain mo for 3 days. Sobrang sarap pa. Every 3 hours yata may nagra-round para i-remind ka na mag-ligpit ng mga kalat. As in, umalis kami dyan sa venue, walang nakakalat ni isang plastic. Sama mo pa yung experience, quality dreadlocks na natanggap ko. Grabe, solid talaga. So ayun, hanggang sa susunod na event.